Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang liyak. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw po ng Webes, 33 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari ay inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taguroon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang lima niyang anak. Nilapitan ni Matatiyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng inyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at iba pang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ang iyong mga anak at gagantimpalaan ka niya ng pila, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno.
huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatiyas ng isang kapwa Hudiyo ang kitang-kitang lumapit sa dambalang nasa Modin at naghandog. Bilang pagsunod sa utos ng hari, nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya ng puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautosan, gaya ng ginawa ng Pines nang patayin nito si Simre na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilapitan ni Matatiyas ang buong lungsod at ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makakita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ay ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niyang, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos
upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Kung i-scan po natin ang bagong tipan, tatlong beses po na nakalagay ditong umiyak ang ating Panginoon. Una ay ang pag-iyak niya noong pumanaw si Lazaro. Ikalawa, noong nananalangin siya sa garden ng Getsemani. At ang ikatatlo ay ang ating ebanghelyo ngayong natunghayan. Nang matanaw niya ang Jerusalem, tinangisan ng ating Panginoon ang bayang Jerusalem. Bakit kaya umiyak ang ating Panginoon? Alam natin kung bakit umiyak siya kay Lazaro. Dahil mahal na mahal niyang kaibigan si Lazaro. Subalit, inantay niya na muna ng mga ilang araw para totaling maniwala ang mga tao na siya ay patay na. At pagdating niya ay sa kapangyarihan niya bilang Diyos ay kanyang bubuhayin. At nang nananalangin naman siya sa garden ng Getsemani, kung bakit siya umiyak, dahil kung maaari lamang takasan niya ang paghihirap na nakaabang sa kanya, subalit hindi, dahil kailangan niyang suungin iyon para sa kaligtasan, sa misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. At ang kanyang pag-iyak sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay strategic place na itinayo ni Haring David. Ito'y nasa gitna ng tribo ng ni Benjamin at ni Huda. At ang pinanggalingan ni Haring Saul ay ang tribo ng Benjamin. At ang pinanggalingan naman ni Haring David ay ang tribo ni Huda. Inilagay ito ni Haring David sa gitna dahil ito po'y matagal nang may alitan ang dalawa para magsilbing intermediary na magkaroon ng kapayapaan. Sabi ko nga, strategic place po ito dahil ito'y nasa bundok. At maliban sa strategic place, maraming bukal na nagsusuplay, kaya mataba ang lupa ng Jerusalem na ito. At siniguro ito ni Haring David na secure ang mga tao. Strategic place in the sense na sa pamamagitan ng awayan, nandoon sila sa itaas. Ito'y itinatag ni Haring David 1,000 years before Christ. Marahil ang pag-iyak ng ating Panginoon ay itong kasalukuyang nangyayari sa Israel at sa Palestine. Ano ho? Na simula pa naman talaga noon ay hindi pa nagkakaroon ng tunay na kapayapaan ang mga bansang ito. Patuloy ang kanilang digmaan. Dahil marahil ito na ang katuparan sa ebanghelyong ito na nireject nila ang ating Panginoon. Hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya nga ang sabi niya ay, kung nalalaman mo lamang na ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. At sabi pa dito ng ating Panginoon, magkakaroon ng kaguluhan at ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.
Ito ang kadahilanan kung bakit iniyakan ng ating Panginoon ang kanyang offer na kapayapaan. Ito sana ang magiging kapayapaan sa bansang ito. Subalit, ito'y binaliwala. Hindi lang binaliwala, kung hindi outright rejection ang natanggap ng ating Panginoon sa kanyang mga kababayan, sa mga Hudyo. At kung titingnan natin ay patuloy itong nangyayari, hindi lang po sa Jerusalem. Ano, ito lamang po ang pakatandaan natin na pag ang isang lugar ay yumayaman, nagiging fruitful, parang umuunlad, unti-unting humihiwala yan sa Diyos, unti-unting kumakalas sa relasyon sa Diyos, nawawala sa kanila ang Diyos. Kaya ang kapayapaan na dati nagahari sa kanila, nawawala dahil ang pinanggagalingan ng kapayapaan ay kanilang itinatakwil. Maganda sana yung bansang umuunlad. Maganda sana yung bansang nagkakaroon ng magandang development, subalit nananatili ang pananampalataya at pagkapit sa Diyos dahil hindi sila iiwan ng Diyos. Ito rin po ang nangyayari sa ating mga buhay. Pag nagiging marangya na ang pamumuhay ng isang pamilya, pag nagiging maunlad na ang buhay ng tao, utay-utay po yan, kakalas sa kanyang relasyon sa Diyos. At makikita po natin, kakaiba na ang kanyang mga priority, kakaiba na ang kanyang pagkilos, ang kanyang mga kinakampihan ay hindi na in conformity sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Marahil ang paalala sa atin ng ating Panginoon, ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, ano mang pagpapala ang ating matanggap, sana patuloy tayong kumapit, mas lalo pa nating paigtingin ang ating relasyon, ang ating ugnayan sa Diyos. Nagsaganon, nandoon pa rin ang kanyang presensya at makakasiguro tayo sa buhay na walang hanggan na kanyang iniaalok, inirigalo sa atin 2,000 years ago. At ito'y mamamana natin kung tuloy-tuloy ang ating relasyon na binuo sa pamamagitan nung tayo ay binyagan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at ang api, ang alay na ito, mga biyaya. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inadakila ng lahat ang naparito. Nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakita may sarap. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili niya'y inihain, bilang pagkainumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo. Sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala'y sa aking pili, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakin, alang-alang sa iyong kaligtasan.
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin ninilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay mamaya po sa ikalima ng hapon. Kayo po at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-anim, sa darating na linggo, ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Magkakaroon po tayo ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng misa sa ika-anim ng gabi na susundan ng banal na oras. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong banal na misa ay si kadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito
maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaang kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na tibayan, kanyang pagkalinga taba, isa buhay pag-ibig.